Magandang araw mga katropa, umabot nga sa 2,500 metro ang taas ng nalikhang plumes mula sa patuloy na upwelling ng mainit na volcanic gas sa main crater ng Bulkang Taal. Okay, magandang araw mga katropa, ayan, welcome po. Welcome sa ating YouTube channel. So ayan mga katropa, pansinin po muna natin itong ating nakikita sa ating screen kung saan nga po ay talagang napakakapal na kulay puti at napakakapal po ng inilalabas na naman ng Bulkang Taal na kulay puting usok mula po sa bunganga nito. So mga katropa, yan po ay nangyari kaninang umaga, September 13, 2021. So, kagabi mga katropa, tayo po ay may mga nabasa o tayo po ay may mga nakitang post sa Facebook kung saan nga po ito'y nag-viral na naman sa isang parting lugar po dyan sa bayan po ng Lipa, Batangas, ay tila po may naka-experience o may naamoy ang ating mga kababayan dyan na amoy asopre o amoy pulbura. At ang sinasabi po ng karamihan sa mga nagpo-post, ito daw po ay dahil sa Bulkang Taal, at ang iba nga po ay talaga nagpanik at ang sabi nila ito nga daw po ay may ash pull pang nangyayari. So may mga post pa pong mga video tayong nakita sa Facebook, pero ang katotohanan po mga katropa niyan ay wala pong ash pull na nangyari kagabi sa Bulkang Taal, lalo na po dyan sa nasabing lugar sa Lipa, Batangas, kung saan nga po ay hindi po konektado sa Bulkang Taal ang kanilang na-experience kagabi. So ayun mga katropa, bago tayo magpatuloy mga katropa, ay muli tayo pong magsa-shout out sa ating namang mga katropa, sa ating mga subscriber at sa ating mga sulid na kasama sa araw-araw. So shout out muna tayo kay Freddy Princilio Vlog, kay Libby Hipas, ganun din po kay Ma'am Glo Magbanwa. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Maging kay Ma'am Jinjin's Vlog, ayun, shout out po Ma'am Jinjin's Vlog. Ayan, siya po ay ating mga kasama sa patuloy na ating ginagawa. Ganun din sa mga nakasama natin sa pinost natin sa Facebook, shout out din po kay Sel Barrete, Grace Gahila, Glodens Ibalay. Shoutout pa rin kay Roda Lorenzo Ibanghilio, Wing De La Cruz, J. Milo. Ganon din kay Sheila Sithar, Annabel Cabral, Brian Galiano. Shoutout pa rin kay Chris Tuper. Shoutout pa rin kay Jomar Yagigman, Jewel Lanticos, and Ginalyn Limbo. Ganon din kay Aris Reyes and Maricel Largo. So ayun mga shoutout natin. Shoutout pa rin kay Ginalyn, kay Rohel Rasubus at kay Mark Balyardo. So ayan, thank you mga katropa, and welcome pa rin po sa channel natin. So puntahan na po natin ang update sa Bulkang Taal. Sa nakalipas na 24 oras, ang Taal Volcano Network ay nakapagtala ng siyam na volcanic earthquake, kabilang ang apat na volcanic tremor, at ito nga ay tumagal ng 1 hanggang 3 minuto. Samantala, may 5 low frequency volcanic earthquake pa rin silang naitala, at ang low level background tremor ay patuloy pa rin itong naitatala simula pa noong 7 ng Hulyo taong 2021. Umabot naman sa humigit-kumulang na 5,246 tonelada ang nasukat na pagbuga ng sulfur dioxide o SO2 kahapon po, September 12, 2021. At ang sukat naman ng ground deformation ng bulkan gamit ang electronic tilt continuous GPS at INSAR monitoring ay patuloy itong nakakapagtala ng marahan na pag-impis ng Taal Volcano Island simula pa noong April 2021. Samantala, ang Kalakang Taal naman ay nakakaranas ito ng marahan na paglawak simula pa naman noong taong 2020, kung saan nga naganap ang huling pagputok nito noong buwan ng Enero. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang taas ng Bulkang Taal hanggang sa kasalukuyan. Dahil po dyan mga katropa, ang DOST PBOX ay patuloy pa rin ang paalala sa ating mga madla na sa alert level 2 po ay maaaring magkaroon ng steam driven, phreatic na pagputok, volcanic earthquake, bahagyang abo at mapanganib na ipon,
o pagbuga ng volcanic gas ay maaaring bigla ang maganap at manalasa sa paligid ng Taal Volcano Island, kung saan nga po ay mariing iminumungkahi pa rin ng DOST PBOX na maigting na ipinagbabawal ang pagpasok ng sinuman sa ating mga kababayan dyan sa Taal Volcano Island, na siya na pong isang permanent danger zone o PDC ng Bulkang Taal. Lalong-lalo na mga katropa ang magawi ang sinuman sa main creator ng vulkan at Daang Castilla Fissure at ang paninirahan o pamamalagi sa nasabing pulo at ang pamamangka sa lawa ng Taal ay patuloy pa rin itong ipinagbabawal. Dahil po dyan, ang mga opisyalis ng lokal na pamahalaan ay patuloy na hinihikayat na suriin nila at pagtibayin ang dati ng kahandaan ng mga inilikas na barangay malapit po sa paligid ng lawa ng Taal, dahil ito po ay kung sakaling magkaroon muli ng panibagong pag-aalboroto ang nasabing bulkan. Maging ang may mga katungkulan sa civil aviation ay nararapat lang na humikayat o hikayatin nila ang kanilang mga piloto na huwag munang magpalipad malapit sa tuktok ng bulkan ng anumang uri ng sasakyang panghimpabawid. Dahil nga po sa mga naglilipa ng abo at umiitsang bato, kung sakali mang magkaroon muli ng panibagong pagputok o nang biglaang pagputok ang Bulkang Taal. Ang DOST PBOX pa rin mga katropa ay masusing nagbabantay sa kalagayan ng Bulkang Taal 24/7 at handang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng kinauukulan. So magandang araw muli mga katropa. Ayun po ang ating mga nakuha o ating nakaalap na mga latest na impormasyon tungkol po sa kalagayan ng Bulkang Taal, kung saan nga po inilabas ito ng PBOX kaninang umaga sa kanilang bulletin sa ganap na alas 8. So mga katropa, alam naman natin na itong nakikita natin sa screen ay may kakapalan nga kaninang umaga ang naibubugang usok nito. Ngunit ang ating mga kababayan dyan, katulad ng nakikita natin, ay patuloy po silang naghahanap buhay o patuloy po ang kanilang pangingisda. So paalala po muli natin sa kanila, dubli-dubli ingat lang po sir, mga katropa, mga kababayan natin dyan. Ingat-ingat lang po tayo habang po tayo ay naghahanap buhay o habang po tayo ay nangingisda dyan po malapit sa bulkan. So okay mga katropa, yun na lang muna. Muli, ito ang Edgar Clashete Vlog na nagsasabing mag-iingat po tayo araw-araw. Maraming salamat. Paalam mga katropa. Bye!